Speaking of yung buhay mo ngayon, no, kasi we also get a glimpse of your life now sa social media mo. Parang you're giving yourself your time that you deserve kasi you've been working hard ata in the previous years. Oh, no? Parang ano, na-enjoy parang ngayon ako bumabawi. Mm. Kasi dati, hindi ako nakakapag-beach, hindi ako, ayun, yung hindi ako nakakapag-surf, ganyan, hindi ako nakakapag-travel. So, ano eh, in everything talaga there's a time. Mm. So parang ito ngayon yung time ko, na at least, alam mo yun, parang hindi ako nag-worry kasi secured naman ako sa pamilya ko na nakaipon naman kami, tapos may fund naman ako for my travels, tapos itong schooling ko, talagang inipon ko siya. Okay. So, nagpapasalamat ako sa nanay ko dahil tinulungan niya ako dun sa pagmamanage, diba, na hindi napunta sa kung saan-saan man. Kasi minsan may tendency na kapag ako humahawak ng pera ko, waldas dito, bili ng mga ganyan. So, ito talaga yung kinaka-proud ko na nakapag-invest ako sa sarili ko. At okay, yun yung pagta-travel ko. At ayun yung pag-aaral ko. Supportive naman si Boyfi. Supportive naman. Pinuntahan niya nga yung school eh. Kasi yung, okay, ano, yung titirhan ko, parang it's a 20-minute walk from my school. Okay. So, minsan kasi 'di ba sa Google Maps, parang hindi naman totoo yung mga sinasabi doon na parang 20 minutes lang, pero hindi naman pala, sobrang layo. So, ayun, nung nagpunta siya doon, so chinek niya na. Chinek niya na, chinek na yung facilities, chinek na yung nagpunta siya sa school. So, nakakatuwa lang na meron akong mga tao na sumusuporta din sa akin. Tapos, actually, nung nagpunta rin ako nung school for the first time, sinamahan niya rin ako. So, ayun, supportive naman lang. Is he from London or? He's from Ireland. Ah, so, okay. So, based siya sa Belfast at saka sa Donegal. Pero yung sisters niya ay based sa London. So, okay. Ayun. Kaya minsan nagpupunta ko. Napakadala mo na siya sa mga friends mo. Oo. Kaya nga sabi ko, hindi ko pa nakakikilala yung mga friends mo. Palagi yung friends ko yung yung nakikilala mo. Sa halos lahat na nakilala niya. Si Angelica nakilala niya. Oo, pinapalo niya na sa Instagram. So, ano sabi ni Angelica? So, okay naman, nakita sila nung last event namin sa Baler, yung Live to Live, kasi nagpunta si Angel, tapos nandun din siya. Ikaw ba, may plano ka na ba kung kailan ka papakasal? Wala pa. Parang sa totoo lang, gusto ko munang tapusin tong school ko, gusto ko mag-ipon pa. Hindi naman ako ready to have a marriage or to settle down. Kasi sa ngayon, okay naman lahat. Wait, hindi, LDR ba kayo ni Daniel? Oo, hindi kayo doon. Sorry, David. LDR kayo? Yes. So, gaano siya kadalas pumunta dito and then umaalis? Siguro nakaka-apat na beses na siyang pumunta dito. So, he's now right here? Ngayon, nasa Ireland siya, kasi may work siya doon. Okay. So, last year, nakita kami, pumunta siya, tapos ang tagal namin apart, siguro mga ilang months, 7-8 months, tapos nakita kami noong September, and then pumunta siya noong January, tapos recently noong May. Gaano kahirap, gaano kasaya ang LDR? Well, may mga pros and cons. Madalas pa kayo nag Oo, ngayon. Dati hindi ako masyadong, ayoko makita yung sarili ko, hindi ako masyadong mag-FaceTime, hindi ako masyadong ma-WhatsApp, yung video call, parang, Pero ngayon kailangan, na parang, tapos kapag ka-bad connection, yun yung nakakainis pa minsan, na parang, nagre-reconnect lagi. Talagang, mo yung nandun ka na sa height ng kwentuhan nyo, tapos excited na excited kang makita siya kasi may mga ilang hours. Hours lang pala. Ang tagal nyo hindi nakakapag-usap, tapos bad connection. Ang ginagawa namin, nagtitake kami ng mga video sa isa't isa. Okay. Tapos minsan kinocompile niya, minsan ang nakakatawa kasi sobrang corny. Naglalagay pa siya ng mga music, tapos naglalagay pa siya ng mga parang effects, ganun. So, pabonggahan kami sa videos namin. Ilang months na kayo? More than a year na rin. Okay. So, ayun, thankfully. Tapos, ang isa sa mga pros
Kasi nung ginagawa ko yung Contessa, halos araw-araw din ako nagtatrabaho. So, parang convenient yun for us kasi hindi ka may pressure to meet up or to, wala ka ng time. Kasi 7 hours yung time difference. So, sa Ireland. Minsan kapag nagte-taping ako, tapos kailangan ko na yung kumbaga parang 3 a.m. na, 4 a.m. na, sa kanila maaga pa yun. So, parang nakakatulungan kami na okay sige, you're helping me with my work kasi kailangan kong magising pa. Tapos siya naman kapag kailangan niya ng alarm clock minsan, tinatawagan ko siya. So, ganun. Masaya, pero mahirap.